Sir, pag Vanz ba, kailangan ba? Stock type lang talaga o depende sa'yo? Depende naman, pero proper lang. Stock talaga siya. Ano ba ang Vanz? Kargado o stock? Stock lang. Kasi stock makina lang. Kasi ang street bike, yun ang moron may karga. Kasi sabi nila, pag street bike ka, kailangan may karga ka. So what is up mga REPPA, no? Welcome back to my YouTube channel. Siyempre it's me again, no? Alvin Moto Vlog. At kung bago ka pala sa channel ko, siyempre huwag mo kakalimutang mag like, mag comment at mag subscribe. And also hit that notification bell para lagi kang updated sa mga lalabas na bagong videos ko. So for today's video mga REPPA, siyempre usapang motor na naman tayo. Pero ngayon, ibang konsepto naman tayo. Kung mga nakaraang konsepto natin is full street, mga kargadong motor. Dito naman tayo ngayon sa usapang motor na walang karga. Yung tinatawag nila na modern Vanz concept. Medyo wala akong idea about sa modern Vanz. So may kasama tayo dito, si Sir. Pakilala mo sarili natin, Sir. Ako nga pala si Adrian Malihan. Ipapaliwanag niya sa atin ngayon kung ano ba yung modern Vanz. Kasi meron siya ditong Nmax version 1 na modern Vanz concept. Ayan, nakikita niyo ba yan? Ayan yung kanyang alaga. Kung tawagin ko siya eh, si Buddy. Lagi ko siyang nakakasama araw-araw, daily use talaga. Pan-deliver ko sa negosyo kong Topsihan. Yun. So sir, ano ba yung modern Vanz? Pwede ba nating paliwanag sa kanila kung ano yung modern Vanz? Sa pag-aalam ko, sa modern Vanz is yung FI siya. Kasi ang classic, alam ko, carb type. Tapos Vanz eh, all the way stock look lang siya talaga. Pwede, ano mo na siya sa mga, i-upgrade mo lang yung mga, sa itsura niya, yun lang, ito niya, mga carbon lang, yun. So, pwede natin ipakita sa kanila isa-isa yung mga binago mo dito sa motor mo para maging modern Vanz concept siya? Pwede naman. Saan tayo pwede mag-umbisa, sir? Ay, dito na siguro sa harap. Tulad niyan, yan, yung Brembo caliper, 4-pot, 10A lang siya. 10A copy? Oo. Magkano naman ang price niyan, sir? Bali ang kuha ko sa kanya pare sa harap at likod, ano lang, 6,000. 6,000 harap likod nito, no? 10A copy lang, no? Tapos yan, yung mga bolts lang. Bolts, itong bolts, ang gamit, anong brand to? Heng. Heng? Oo. Okay, naka-heng lang siya, no?
type. Vlogger type. Ito ba ito budget meal lang tumagan to eh. Oo. Medyo mababa lang eh. Budget meal lang talaga yung build ko kasi pabilyado na ako eh. Meron na akong priority na kailangan gastusan. Ito sir sa ano? Sa ehe mo, sa axle, tawag dito front axle, di ba? Magkano naman dito? Bali, ano yan eh, set na siya kuha-kuha eh sa mga yung isang sama-sama niya. Magkano ka inabot? Mga naka siguro 11,000 lahat. Hindi siya full set? Hindi pa. Sakit sa bulsa, no? Opo. Pero first time ko nakakita sir ng ganitong rim. Anong brand siya ng rim? Dale. Dale. Ayan o, D-A-L-E. Ano but, sir, ganyan talaga yung kulay niya o pinabago mo? Hindi, ganyan talaga siya. Medyo old school na siya. Early, mga early 2017 siya, unang lumabas. So part siya ng ano, ng ganyang konsepto ng Vanz na medyo luma talaga yung mga kinakabit? Pero hindi, depende naman sa tao. Ayoko kasi, mabaga, dati ko na siyang nagamit sa mga nauna kong motor. And maganda naman yung ano sa akin, maganda yung hindi siya kahit na... nalulubak ako, okay naman, maganda performance niya pa. Kasi double wall siya eh. Double wall? Oo, ito. Hindi ka tulad ng ibang rin. Ano, yung iba, yung mga nakikita ko, yung mga, ano ba yun, takasago? Oo, yun. Yung trust, ito, hindi naman siya. Pero ito, iba yung... iba yung pinaka-design ng rin niya. Ayan o, may kanto siya o. Yung iba, parang kanal lang. Ito medyo iba yung design niya. Tsaka yung kulay niya, kulay niya, akala ko pinapinturahan pero normal na kulay niya pala yan. Pati yung design niya na parang chessboard. Parang chessboard yung design niya. Normal na pala yan, nabili niya na yung Astis na. Sa Rayo, syempre, malamang Yaguso. Yan sa hub, ano yung hub? Natin is budget meal lang din, PC-Tech lang. PC-Tech, magkano yung inabot ng ganyan? 2.5 siya, pare. Yung harap likod na. Okay, medyo budget meal. Budget meal lang talaga. Ito rin sa motor mo, sir, meron kang mga carbon parts. Yung ganun sir, siguro mga antansya ko sa kanya all in all, siguro mga 50 to 60,000. Lawang Pinas, sino gumawa? Yung iba kasi, ano, pili ko lang second hand sa mga tropa. Tulad nito, second hand lang siya sa mga pinaparks out na tropa. Pero ako, meron akong ano, may sideline ako niyan. Nagagawa, natanggap ako ng mga gusto magpa-carbon. Lalo dito sa Cavite lang. Para madali ang process. Nakita ko kasi yung sticker mo is Akana Carbon, no? Ayan sir, kasi hindi siya ang Akana kasi may halos sa Thailand siya eh. Okay. Yan, may nabibili lang talaga siya na sticker na Akana Carbon. Punta tayo dito sir sa ano mo, sa Makibela mo. Parang hindi na nakatakot dito eh. Ito? Ito, mong brake master natin is RCS Corsa Corta. Bali 10A lang din siya. Hindi copy pero parang legit siya, no? Yung price? Ano lang yan? Siguro 4,000. Isa? Hindi, pares na siya. Yan, no? Medyo mura, no? Pero kung titignan mo para siyang legit talaga, oh. Pwede na siya pang show. Yan, no? 4,000, dalawa pares na. Ito, carbon boost, no? Carbon din po. Magkano inabot yung gantong carbon? Ay, set din siya, eh. Sabay siya na ito. Sabay na ang? Ito, yung sa may key cover. Yan, magkano? Sama kay cover. Siguro ang ano niyan mga 2.5. Kasi 2.5 to. Iba yung presyo ng colored sa regular twill eh. Okay. Ito sa dalawa, tatlo inabot siya ng 2.5. Yung tatlong kulay green na yan. Then ayan o, titanium yung province sir. Then dito sa ibang part is yayamanin. Heng brand. Punta ka tayo sa likuran sir, anong pwede natin makita sa likuran? Yung mga carbon na parts natin. Carbon parts pa rin siya. Carbon yung ano, yun, yung mudguard. Mudguard, naka-carbon na yun. Naka nakikita nyo sa loob, naka-carbon yan. Yan, carbon yan. Pansin ko lang yung shock mo sir. Gas ay pero parang lumang modelo. Oo, kasi una-una, halos nauna siya. Kasi may labas na ngayon na gas ay Philippines. Ito kasi, yung mga nauna, sabi nila gas ay Thailand naman daw. Thailand. Ito yung mga unang labas ng gas ay. Ang price nito sir, magkano? So bali kasi yung kuha ko sa kanya, bali tagal na yan eh. 2 years na rin siya sa akin. Siguro ang kuha ko dyan is 6K. 6K pares? Opo. Medyo budget meal pa rin kung kumpara mo sa ibang brand, no? Kasi meron tayong mga na-encounter na tag 4K. Pero sa quality naman, ilalabang ko sa talaga siya. Ang ganda niyan kasi halos 2 years na siya sa akin. Anong bansa ang gas ay? Sa ang na-originate siya, sa ang naglabas niyan, sa alis, Thailand din. Thailand din.
Then ito yung sa hub, ano, yung kapares din ng caliper mo sa harapan, no? Opo. Kapares. Ah, ayan. Kapares ng caliper sa harapan. 10A lang din siya. Budget mill lang. Ito rin naka-carbon. Carbon. Tapos salaya na stainless na plate ito, holder. Salaya stainless plate holder. Saka pero yung sa carbon, maganda yung pagkaka-carbon niya. Hindi naman sa pag-ano kasi nakahawak tayo ng carbon. Carbon ng Carbon Republic. Hindi sila naglalayo ng quality. Then ito rin sa ano nyo, sa heat guard nya, carbon din. Then itong kanyang radiator cover, carbon din sya. Then yan mga naka-titanium pro. Yan o. Yung iba yayamanin. Simple lang kasi Vanz concept lang sya, modern Vanz. Hindi sya katayin ng street na butas-butas yung mga fairings na nakikita nyo. Yan lang yung dating nya. Simple lang. Sir, pag Vanz ba, kailangan ba stock type lang talaga o depende sa'yo? Depende naman, pero proper lang, stock talaga stock siya. Ano ba ang Vanz? Kargado o stock? Stock lang, kasi makina? Ang stock makina lang, kasi ang street bike, yun ang moron may karga. Kasi sabi nila, pag street bike ka, kailangan may karga ka. Ito, ang ganda ng kulay nito, boss. Ano siya? Camo na carbon. Camouflage. 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 Magkano ka dito? Ayan, nakuha ko is 3.5. 3.5 po? Ito, sir, sa ano, flat seat. Ito, sir, itiriti yan. Made in Thailand talaga. Magkano ka inabot dyan? Ayan, ang kuha ko dito is 3.8. Galing pang Iloilo to. Galing kay Sir Jomer ng ano, sa Iloilo. Kasi ito itiriti, balik ka grupo namin ang mismong nagpo-promote nito kay Sir Consi Padua sa Zone Tansa ng Tyson. So ayun na sir, pwede nating pasalamatan yung mga tumulong mabuo yung butok mo, yung mga builder natin. Bali, kung ano eh, ako lang din naman nagbubuo talaga niyan. Ah, ikaw lang din nagbubuo ng motor mo. Opo, no? So yun o. No? Yung pala no, si Sir na rin pala yung nagbubuo ng motor niya, siya na rin yung nagbibuild. Okay, kapit-kapit lang, tulong kapit, din kapit ng mga tropa at saka kapatid ko. Kapatid ko talaga yung katulong ko dyan sa paggawa ng mga. So ngayon naman sir, tatanungin kita, itong build na modern Vanz concept ng motor mo na to, na Nmax version 1, magkano na ang nagagastos mo dito? Ay, yun ang hindi ko na siya mabilang talaga. Gawa nung sa tagal na rin, baga parang ang ano ko nyan, pa isa-isa lang talaga ako. Pero all in all, wala ka bang idea sa nagastos mo? Siguro mga nasa 90 to 100 siguro. Hindi kasama unit? Hindi. Kasi yung carbon lang naman ang nagpamahal sa kanya. Okay. Yun lang naman din, halos laman ng motor ko. Carbon lang. So yun no, ang inabot pala nito all in all, nasa 100 plus. Pero wag mong nilalang kasi medyo masakit na rin sa bulsa yung 100 plus. 100,000 mahigit, hindi pa kasama yung unit ng motor. Ito kasing konsepto na to, sabi nga ni sir, is modern Vanz concept. So nakapag-content tayo ng modern Vanz concept, medyo na ipaliwanag sa atin ni sir kung ano ba yung ibig sabihin ng modern Vanz concept, kung anong konsepto siya ng motor. So salamat tayo kay sir, no? Binigyan niya tayo ng pagkakataon na may content yung motor niya, may isama niya sa vlog natin, no? Sir, baka meron kang gusto i-shoutout o pasalamatan? Shoutout sa buong Thai Zone Philippines, sa Zone Imus especially. Salamat yung mga co-admins ko na si Lidon, Byron, Arden, si James Donan. Shoutout dun sa shout mga out kaibigan ni sir, no? So sir, may darating na show ngayon. Lakad ba tayo? Ay, di ko alam kasi medyo malayo. Karpong sa Carmona. So dun sa mga lalapag sa Carmona sa April 29, kita-kits tayo. Pupunta ako dun. Magbabao na ka ng maraming sticker, no? Bibigyan ko kayo. So, dito ko na muna tatapusin yung vlog ko ngayong araw. Alvin Moto Vlog, lagi nagpapaalala. Ride safe and peace out.